Pasado na sa Kamara at Senado ang anti-bullying bill. Kapag naging ganap ng batas, obligado na ang mga paaralan sa elementary at high school na bumuo ng kani-kanilang polisiya kaugnay sa problemang ito. Balita natin ni Sherry Ann Torres. Ang isa sa mga mag-aaral na ito na itatago natin sa pangalang Sachi, nakaranas daw ng matinding bullying noong first year high school pa lang. Nakaranasan po ako yung mga verbal bullying, yung mga tentao ka by names. Naranasan ko na po yung kahit ang layo nyo sa isa't isa is yung babanggain ka. Ang pinaka-worst po is yung nagsusmoke sila outside the school and then ipapuff nila yung smoke sa mukha ko. Nagsimula raw ang pambubuli sa kanya nang tumanggi siyang sumali sa fraternity. Natapos lang daw ang mahigit isang buwang kalbaryo niya na magsumbong na siya sa kanyang ama na agad daw nakipag-ugnayan sa eskwelahan. Kalaunan, humingi rin daw ng tawad ang mga nambuli sa kanya. Meron pa rin puro. May sakit pa din. Natuto ng lumaban pag may mga kaklase akong binubuli naman ng ibang year, higher year. I defend for them. Dito sa Lagro High School, isa sa may pinakamataas na student population dito sa Metro Manila, isa raw sa kinakaharap nila na pinakamabigat na problema ay yung agresibong recruitment ng mga fraternity sa mga estudyante na pumapasok dito, lalo na yung mga first year high school. Kaya ang ginawa ng pamunuan ng eskwelahan na ito, nagbuo sila ng discipline committee para i-address ang problemang ito. Ngayong school year, muling nagpulong ang mga guro, magulang, barangay officials at estudyante para pag-usapan ang issue ng bullying. Lalo pat pasado na sa Kamara at Senado ang anti-bullying bill. Slapping, kicking, mga ganun. Tapos meron talagang sinasabi nila rumble. Before po kasi talaga ang mga cases namin dito, meron din ganyan pero ang pinakamarami yung mga habitual tardiness, absenteeism, hindi po siya. Lately na lang po talaga yan, yung bullying na yan. Kapag naging ganap ng batas, obligado na ang lahat ng mga eskwelahan sa elementary at high school na bumuo ng kani-kanilang anti-bullying policies. Ayon kay Senator-elect Sanne Angara, main author ng anti-bullying bill sa Kongreso, layunin nitong mas maging aktibo ang mga paaralan at magulang sa pagharap at pagresolba sa bullying. Kasama na rin sa panukala ang cyberbullying o paggamit ng social media laban sa mga estudyante. Mananagot daw sa DepEd ang eskwelahang walang gagawin sa reklamo. Lahat po ng paaralan, maging elementaryo o high school, ay kailangan mag-anti-bullying policies. Kapag hindi gumawa ng anti-bullying policies yung mga paaralan within 6 months sa pagkapasa ng batas, ay maaaring patawan po sila ng mga parusang administratibo. Obligado na rin daw makipagtulungan sa paaralan ang mga magulang kapag sangkot ang anak nila sa bullying. Pero isa sa mga magulang na nakausap namin, may hiling din. To paano yung teacher naman na nagkaroon ng bullying doon sa estudyante? Paano yung feedback mechanism? Ito ba yung dadaan dito? O anong process? Sherry Ann Torres, GMA News.